eto na, alam mo ba, may issue pa na ano ha, na, may gumawa ng issue, chismis. Siyempre, yung nagbalita naman, hindi naman natin siya masisisi, sabi naman niya. May source. Kwento ng source, di ba? Hindi niya naman kinukumpir. Pero yun nga, si Beas Alonso daw, taga-salulan daw ng mga projects ni Marian na inaayawan. Na ino-offer daw muna kay Marian. Pag inayawan ni Marian, saka pala ibibigay kay Bea. Pero, umalma, siyempre, ang isang scriptwriter ng GMA. Saka parang diba? Content. Sino ngayon? Creative, content creator. Okay. Basta content head something ng GMA na si Sir Arjen Nueva. Kinala ko naman yan si Arjen. Nininaw niya na yung mga projects ni Bea ay para kay Bea talaga. Ginawa daw talaga yon para kay Bea. Like Widow's Web daw na talagang yun daw yung para kay Bea. Tapos nung in-approve niya ng management, yun, saka sinimula. Hindi daw totoo na parang in-offer muna kay Marian yung mga projects. Maski yung startup at yung Love Before Sunrise, hindi daw muna, talagang para kay Bea daw talaga yun. So, buti nila meron siyang ang tawag nito, buti nila meron siyang, what do you call this, isang RJ Nuevas na tagapagtanggol, di ba? At saka may nakausap din tayong kaibigan natin na writer sa GMA. At sinabi din niya talaga na... Oo, yan yung pinakilala mo sa akin sa Cebu, di ba? Oo, di ba? Oo, basta yun. Diba, pinakilala mo, gusto mo pangalanan ko. Kasi RD-RD mo, wow! Talagang grabe, ah. Pero at least, yun nga malinaw. Ako, I doubt naman na unang i-offer kay Marian, saka i-offer kay Bea. Diba? Intrigera rin yung mga ibang tao, diba? Hindi, pero may source naman daw sila. Oo nga, yung source ang intrigera, diba? Ako hindi ako naniniwala, diba? Kinuha nila siyempre sa GMA si Bea. Natural, may mga projects yung inanda for Bea, diba? Yes. Lalo na guaranteed si Bea. Diba? Ang bongga.